Yan. Ito yung shadow. Kailangan yung shadow, ito yung tinatawag na cast shadow. And then, meron itong madilim na shadow doon sa sulok. Ito yung proximity shadow. Yan. Ngayon, dahil ang tawag dito ay indoor still life, so ang ilaw hindi ganun kalakas. Hindi siya kasing lakas ng mga outdoor light. Kaya kailangan patayin ng konti yung mga gilid ng shadow dahil nasa loob lang ito ng bahay. Pero pag ang still life or yung subject ay nasa labas ng bahay, malakas ang tama ng ilaw galing sa araw, kaya matalas ang mga shadow. Pero dito, dahil ito ay indoor, mahina lang ang shadow nito. Kaya katulad niya, nakayod. Ayusin natin yan. Yan. Dahil malambot ang pastel, kaya madali siyang makayod pag napadiin. Okay. Okay. Kung may ilaw na nanggaling sa left, ibig sabihin nandi dito ang highlight. Okay? Yan ang highlight na nanggaling sa source of light. Meron isa pang highlight na tinatawag na reflected highlight, na yung ilaw na tumama dito sa lamesa ay nagbabounce dito sa mangga, dito sa ilalim. Yan. Kaya meron siya dapat makikita rito na reflected light. Yan. Pagkatapos, kukunin natin uli yung light green. Aayusin natin itong mga gilid. Lahat ng matatalas na linya dito sa may background, yung linya ng mangga, dapat ay papatayin natin. Isasubdued. Kasi sa painting, hindi maganda tingnan kung ang mga outlines ng subject ay matatalas. Magmumukha siyang paper cut out. Kaya kailangan palambutin natin yung gilid. Kasi yan yung parte pinakamalayo sa viewer. Kaya binibigyan ng emphasis sa painting yung perspective. Kung ano yung mga distansya ng element sa bawat isa papunta dun sa mata ng viewer. Katulad ng nasabi ko, ang trabaho ng mga neutral color ay may kanya-kanyang trabaho, katulad ng brown. Pinadidilim niya ang kulay. So, kailangan natin padilimin ng konti itong background sa pamamagitan ng konting touches ng brown. Yan. Ngayon, isa-isahin natin yung mga detalye. May mga accent yan. Kasi may mga mangga, may mga gasgas na konti yan. Yan o. Hindi yan perfect. Kasi pag pinipita sa mangga, minsan tumatama yan sa mga gilid ng basket, kaya nasusugatan, kaya nagkakaroon siya ng mga ganyan-ganyan. Yan. Yun. Ito na po ang ating lesson para sa green mango. Yan. Ito siya.